Bakit pinagkakaguluhan ng bagong kanta at panata na dinagdag ng Malacañang sa mga flag ceremony? Tila simpleng bagay lang naman, bakit pag-aawayan pa? Para kasi sa marami, hindi simpleng bagay ang isang panata at hindi ito simpleng binibitawan. Katunayan, dalawang beses nang umabot sa Korte Suprema ang tanong na ito. Pwede ka bang pwersahin ng gobyerno na magbigay ng panata o sumaludo sa bandila? May dalawang batas na gumagabay sa atin dito. Ang Republic Act 1265 mula pa noong Hunyo 1955, kung saan required sa lahat ng eskwelahan ng mga flag ceremony. Sinundan agad ito ng Department Order No. 8 of 1955 ang Panatang Makabayan. Ang pangalawang batas, ang RA 8491 of 1998, kung saan nakasaad ang panata sa bandila. Bakit mahigpit ang patakaran sa kung ano ang pwedeng imandato sa mga flag ceremony? Kung wala kasi sa batas, hindi mo pwedeng pilitin ng sinuman na mamanata o kumanta, kahit Malacañang pa ang may utos niyan. Ang freedom of expression kasi ay ang karapatan mong magsalita at karapatan mong hindi pwersahin na magsalita. Halimbawa, sabihin na nating walang kontrobersyal sa bagong Pilipinas hymn at pledge. Bilang estudyante o empleyado ng gobyerno, papano kung hindi ka sang-ayon sa mga kataga? At papano kung pasukin pa ito ng politika? Setyembre 1955, isang grupo ng Jehovah's Witness ang tinanggal sa Buena Vista Community School dahil ayaw nilang mamanata sa flag ceremony. Idolatry daw ito at bawal sa kanilang relihiyon. Umabot pa ito sa Korte Suprema at taong 1959, kinatigan ng Korte Suprema ang pagkakatanggal sa mga miyembro ng grupo. Take it or leave it daw, sabi ng korte. Kung gusto ninyong mag-aral sa public school, kailangan kayong sumunod sa patakaran. Wala naman daw religious persecution na nangyayari. Pero naulit ito taong 1993. Isang grupo naman ng Jehovah's Witness sa Cebu ang tinanggal sa eskwelahan dahil ayaw din nilang mag-pledge of allegiance. Muli itong umabot sa Korte Suprema. Pero ngayon, nagbago ang ihip ng hangin. Binaliktad ng Korte Suprema ang expulsion order laban sa mga estudyante. Ayon sa Korte Suprema, fundamental right at highest priority ang religious freedom at ang freedom of expression. Pero may pahapyaw pa rin ang Korte Suprema. Bagamat kinakatigan nito ang karapatan ng mga estudyante na hindi mamanata, naway hindi raw nila maranasan ang isa na namang gera para lang malaman ang halaga ng pagmamahal sa bayan at sa bandila. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.